Kinuha na nga mga idol ng Warriors ang isa sa kanilang mga Summer League players. Yan nga ay walang iba kung hindi si Mac McClung. 1 year di lang sinay niya sa team ng Golden State. Ibig sabihin nga niyan ay meron siyang pagkakataon na mapasali sa 15-man roster ng Warriors for next season. Kaso mga idol, kailangan niya pa nga daw yan patunayan sa training camp. Kailangan niyang patunayan sa Warriors na deserving nga siya sa kanilang roster spot. Parang yung ginawa lang mga idol ni Gary Payton last season. Parehas nga silang hindi guaranteed deal. Pero para kay McClung mga idol ay talagang okay na yan para sa kanya. Meron nga siyang chance na patunayan ang kanyang sarili sa team ng Golden State. Matapos nga siyang mag-average sa Summer League ng 13.4 points per game at 4.8 assists. Very solid na rin yan mga idol para nga sa isang player na katulad ni McClung. Napawaw niya nga mga idol ang mga Warriors fans pati na rin itong team ng Golden State Warriors. Kailangan ni-rewardan siya ng 1-year deal. At kung gagalingan niya pa nga rin mga idol sa training camp, siguradong re-rewardan nga rin siya muli ng Golden State ng roster spot. Dahil so far mga idol ay meron pa ngang 2 bukas na spot para nga sa roster ng Warriors. 13 pa lang ang kanilang mga player at mag-aagawan nga itong si Lester Quiñones, Kindari Witherspoon at si Mac McClung para sa 2 open na spot. Pero linawin nga lang din natin mga idol kapag napag-desisyonan neto ni Andre Iguodala na bumalik dito sa kanyang team ay magiging isa na lang ang bukas na roster spot na pag-aagawan nga ng 3 player na ito. Sa tingin niyo ba mga idol, magandang ang kuwanin ng team ng Golden State Warriors itong si Mac McClung for the rest of the season or hindi? Komento niyo lamang ang inyong mga opinyon. At ito namang si James Harden mga idol, ngayong araw ay kumuha na nga ng bagong kontrata sa kanyang team na Sixers. 2-year deal nga ito na may player option sa second year. Sa unang taon niya nga mga idol ay sasahod siya ng 33 million at sa pangalawa naman ay 35 million na player option. Pero pwede nga rin i-decline yun ni James Harden mga idol at pumasok sa free agency at humingi nga ng mas mahabang kontrata sa Sixers. Maybe 3 to 5 years ng kontrata. Mas naging flexible nga mga idol etong si James Harden pagdating sa kanyang sitwasyon sa Sixers. Siya nga ang may hawak ng future. At alam niyo rin ba mga idol, may kapangyarihan din si James Harden na i-veto o i-cancela ang anumang trade na gawin sa kanya ng Sixers. Pero mga idol, sa ngayon sobrang labo na i-trade niya ng Sixers si James Harden dahil nakikita nga nila as a part of a future itong si James dahil sa tingin nila kaya niyang magdala ng championship kasama si Embiid dito nga sa Philadelphia 76ers. Pero nga mga idol, sa ating panghuling balita na, grabe ang presyo ni Donovan Mitchell. Sabi nga ni Danny Ainge mga idol at ang team ng Utah Jazz na naghanap nga sila ng 7 to 8 first round picks kapalit ng kanilang star player na si Mitchell. Sobrang dami niyan mga idol, oo. Hindi nga natin alam kung worth it itong ang si Donovan Mitchell sa ganyang kadami. Si Kevin Durant nga ay halos 4 to 5 lang ang hinihingi, tapos itong si Mitchell ay 8. Kaya nga mga idol, questionable nga itong mangyari. Parang overpriced na overpriced naman itong si Mitchell. At natutunan ko rin dito mga idol na hindi lang pala presyo ng gas ang tumataas, pati na nga rin presyo ng mga NBA player. Alam nyo ba mga idol, noong 2019, yung Kawhi Leonard to Raptors trade, isang first round pick lang ang pinartner ng Raptors kay DeMar DeRozan para kay Kawhi. Pero mga idol, 3 years later ay pagkarami-rami nang ang mga first round pick ang hinihingi ng mga NBA teams. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!